Ginawaran ng pahintulot ng US State Department ang posibleng foreign military sale ng Patriot Configuration 3 Plus modernized fire unit sa pamahalaan ng Spain na tinatayang nagkakahalaga ng $2.8 billion. Ang MIM-104 Patriot ay ang go-to-surface-to-air missile system ng United States Army at ng mga kolyadong bansa nito. Ginawa ito ng kilalang defense contractor na Raytheon at ang pangalan nito ay mula sa radar component ng sistema ng armas, ang AN/MPQ-53, na kilala rin bilang phased array tracking radar to intercept on target. Ngayon, isipin natin kung ang Philippine Army ay mayroong Patriot system sa kanilang kamay. Ito'y magiging isang malaking pagbabago, mga bro. Ang state-of-the-art missile system na ito ay magpapalakas ng kanilang kakayahan sa depensa sa paraang hindi maipapantasya. Gamit ang advanced radar technology ng Patriot system, maaari nitong subaybayan at salakayin ang papalapit na mga target ng may kamanghamanghang katumpakan. Parang may hindi matitinag na kalasag na nagpoprotekta sa ating kalangitan. Ang pagkakamit ng Patriot system ay magbibigay sa Philippine Army ng matatag na air defense network. Ito ay magpapalakas ng kanilang kakayahan na depensahan ang sarili laban sa mga papalapit na panganib sa himpapawid, kasama na dito ang mga kalaban na eroplano, drones, at kahit pa mga ballistic missile. Ang lakas talaga, mga bro. Pero teka, mayroon pa. Hindi lang hanggang air defense ang Patriot system. Dahil sa kanyang pagiging versatile, maaari itong maisama sa mas malaking network, nagtatrabaho ng magkasama sa iba pang mga sistema ng depensa. Ibig sabihin nito, makakatulong ito sa kabuuan ng ating depensa bilang isang malawakang kalasag laban sa potensyal na mga kalaban. Ang Philippine Army na may Patriot system tunay ngang isang puwersa na dapat katakutin, nagpoprotekta sa ating kalangitan at nagtitiyak sa ating pambansang seguridad. Ito'y isang malakas na simbolo ng ating pagsisikap sa depensa at patunay sa di matitinag na determinasyon ng ating sandatahang lakas.